So, kailangan ipapasok mo talaga siya ng husto. Pag ganyan, ganyan siya ipasok. So, ano nangyari kapag umiihi ako? Alam mo yung experience ko kapag umiihi ako? Feeling ko any moment, lalabas siya. Alam mo yun? Pero hindi siya lumalabas. So, today's vlog, I know curious kayo about sa tampons, kaya napaklik ka dito sa video ko na to, and gusto mong malaman kung ano ba yung tampons, and gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung experience ko. But before we start, make sure to hit that subscribe button and hit the bell icon para updated ka sa next upload ko. So, by the way guys, at the end of this video, meron po tayong pag-giveaway. Yes, meron na naman tayong pag-giveaway, and I know gusto niyo yung mga pag-giveaway na ganyan. So, make sure panonoodin mo to hanggang dulo. So, yeah, without any further ado, let's jump into the video. Tampons. So, I know curious kayo sa tampons and ganun din ako guys, and gusto kong i-share sa inyo experience ko, but gusto ko muna sabihin sa inyo na this video is collaborated with Ladush Tampons. Ayan, nakikita niyo naman sa likod ko. Ayan, so lang lahat. Ayan, feeling may pa PR package. So, may message po ako ni Ladush Tampons, and sabi niya, gusto mo bang i-try yung product namin? So, sabi ko naman, sino ba naman ako ang hindi pwedeng humindi? So, syempre, gusto kong matry itong Ladush Tampons nila, and ayan, gagawin ko na siya ng product review, but I'll make sure guys na 101% yung share ko sa inyo experience, walang halong sugar coated, alam nyo guys. So, ayoko kasi na mag-product review na hindi ko talaga siya tinatry. Ayoko naman mag-invento ng kung ano-ano kung hindi ko talaga siya itatry. So, trinay ko talaga siya kahit first time ko. So, later on, sasabihin ko sa inyo yung experience ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ito paid collaboration. Meaning to say, hindi nila ako binayaran para gumawa ng video. So, pinadalhan lang po nila ako ng product, ayun, para i-review ko, and product sponsorship na din katulad niyan kasi may pag-giveaway tayo mamaya. So, ayun yung mga natanggap ko, pero hindi nila ako binayaran in terms of money. So, ayun lang. Gusto ko lang maging clear sa inyo. Anong open-minded ka ba? Kasi pag-uusapan nga natin ngayon ay private part. Oh, kung hindi ka open-minded, so this video is not for you. So, balik-balik ka na lang kapag hindi ka na sensitive. Char. So, ano ba yung tampon? Tampon is one of the feminine hygiene products to absorb the menstrual flow by insertion into the vagina during menstruation. Gusto ko ipakita sa inyo yung sample ng tampons. Actually, may mga sizes siya. So, later on, ipapakita ko sa inyo. And this one, guys, made of silk soft natural viscose, not chlorine bleach. Kasi, syempre, ipapasok natin siya sa loob. So, free of chemicals. So, wala din siyang chemicals or additives. Wala din siyang additives para maka-avoid ng rashes or irritation. Ayan siya, guys. And this one, guys, is 100% organic. Okay, guys. So, ito yung sample kit ng Ladush Tampons. Kasama din to sa PR package. Actually, ito ay not for sale. Ito lang yung sample nila. And ipapakita ko sa inyo yung tatlong sizes ng Ladush Tampons. So, ang ganda lang ng ganitong tampons kasi may mga sizes siya. Hindi lang isang size. Kumbaga, the more na mas malaki yung tampons, the more na mas madami yung maa-absorb niya na dugo or mens sa atin. So, may tatlong size siya, guys. Meron tayong tinatawag na mini. Ito siya, ganyan lang siya kaliit. And ito naman yung normal. Ayan, kung mapapansin nyo, mas maliit talaga si mini kasi nga mini lang talaga siya. And si normal naman, medyo malaki lang siya ng onte. And pagdating naman, doon, napaka-bisaya ko dahil. Ano ba tawag dito? Basta yung sa kapal niya, mas makapal tong si normal compared dito kay mini. And pagdating naman dito kay super, ito si super, syempre mas mataba siya at syaka mas malaki. Ayan, medyo struggle is real talaga tayo ate girl. So ganyan siya guys. Ayan, gusto ko ipakita sa inyong mabuti. Ito si mini, ito si normal, ito si super.
So, super perfecto sa mga mommies. Pero kapag mga dalaga ka pa lang, go for mini and normal. Pero kung okay lang naman sa'yo yung super at super lakas mo talaga mag-mens, then go for super. By the way guys, kapag patak-patak lang yung mens mo, pwede mong gamitin tong si mini. Ang na-absorb ni mini is 6 to 9 grams or 6 to 9 ml. Kapag feeling medyo malakas naman yung mens mo, pag medyo lang naman malakas yung mens mo, pwede mong gamitin si normal. Ayan. And ang na-absorb nyo guys is 9 to 12 ml. So later on, papakita ko sa inyo ng sample kung gaano ba siya ka-absorb kapag may mens ka. So ito naman yung super, ayan. Kaya niyang mag-absorb ng 12 to 15 grams ml. Sa inyo yung kapal niya. Ayan guys, habang binabasa ko yung price niya. So si Mini guys, ang price nito is 195 pesos. While naman si normal, 209 pesos. And super is 219 pesos. So ito yung sample ng box niya guys. Ito yung normal. Dito mo makikita kung anong size. Normal, mini, or super. Ayan, para lang makita niyo yung sample niya. And yung box niya guys, isang box, 16 tampons na siya. So sulit na sulit. Ang price ng normal is 209 pesos. Ayan siya guys. By the way guys, available na pala sila douche tampons sa Shopee. Wow, biruin mo. Pwede mo na siyang i-add to cart sa Shopee. And pwede mo na siyang i-add to cart sa Lazada and sa BTMNL. Yes, kung gusto nyo silang i-try, ayan, visit their Lazada, Shopee app, and sa BTMNL. Ayan, La Douche Tampons. Ilalagay ko na lang dyan sa screen para ma-visit nyo yung kanilang shop. So, I know, curious na kayo kung paano ba nilalagay yung tampon ni Nina Sample. Ayan siya guys. And make sure na kapag ilalagay mo na siya, dapat malinis yung kamay mo. Syempre, dapat nakahugas ka ng kamay, nakapag-alcohol ka. And nakikita niyo dito guys na meron siyang arrow. Ayan, arrow na pag ganon, iti-twist lang natin siya. So, twist mo siyang ganon. Ayan. And boom. Ito na yung nasa ilalim. And make sure na hindi mo hahawakan yung pinaka-tip kasi siyempre, ayaw natin madumihan yan kasi ipapasok natin. Itong buong to, ipapasok natin siya sa loob. So guys, tinanggal ko na yung plastic niya. And dito, sa ilalim, ito yung tinatawag natin na tali. Siyempre, nakita niyo naman. So, ito yung tali, guys. O, make sure na hihilahin mo mabuti para i-check kung matibay ba siya or baka naman maiwan to sa loob. Char. So, hindi naman maiiwan to sa loob. Basta i-check mo mabuti. So, ayan. Nakikita nyo naman na hinihila ko siya. Chine-check ko talaga kung matibay ba yung tali and hindi ba siya maiiwan sa loob natin. So, paano ba siya nilalagay? Maraming paraan kung paano siya nilalagay. Tayo ka, ipapakita ko sa inyo. Or pwede naman nakahiga ka. So, yung nakita ko kila Mama and Clutes, ito yung ginagawa nila. So, ito yung tampon. And, so, nakaganyan yung hawak mo. Ito yung ipang-pupush mo. Pang-pupush mo ganun. So, hahawakan mo lang to. Nakaganyan siya. Ito yung pang-pupush mo ganun. Make sure na hindi mo hahawakan to kasi ito yung papasok mo ganun. So, dapat malinis talaga yan. So, ganito yung paghawak. Tapos, ipupush mo ganun. So, maraming way kung paano ba ang paglagay. Pwede nakahiga ka. O yung common naman is nakataas yung paa mong ganyan. Tapos, ipapasok mo na siya pa ganun. So, dahan-dahan yung pagpasok. So, yun yung common way kung paano ba ipasok yung tampon. Pero para sa akin, hindi yun nag-work. Kasi, mas comfortable ako kapag nakahiga. Alam mo yung nakahiga. Kunyari, nakahiga na akong ganyan. Tapos, ito yung dalawang binti ko. I-open ko siya, i-wide ko siyang ganyan. Tapos, syempre pag naka-wide na siya, then dahan-dahan kong ipapasok na ganon. So, pwedeng ganon yung way na paglagay mo, pwedeng hindi naman. Depende sa'yo kung saan ka comfortable, then push dun ka. So, paano mo naman malalaman kung puno na yung tampon? So, let's say na ipasok na natin siyang ganon. So, makikita mo naman sa tali dito na magkakaroon na siya ng red. So, ibig sabihin puno na siya. Kumbaga, nag-leak na. Kumbaga, sa napkin,
nagkaroon ka na ng tago. So kapag nakita mo yung tali na meron ng pula, may mens mo na, ibig sabihin puno na siya. So dahan-dahan mo. Ganun na naman ulit. Tataas mo yung paa mo, then relax lang guys, and dahan-dahan mo siyang hilahin, and then ayun, papalitan mo na ng bago. So, gano'n mo naman katagal to pwedeng gamitin? Actually, kapag binisit mo yung Shopee nila, actually, available na pala sila sa Shopee, sa Lazada, and sa Beauty M&M. Nakikita mo naman yung directions doon kung gano'ng katagal mo silang gagamitin. Basically, nabasa ko sa La Douche Tampon, 6 to 8 hours mo siyang pwedeng gamitin. Pero para sa akin, mas prepared ko siyang gamitin ng 4 hours lang. Let's say, nilagay ko siya ng 8 a.m. So, 12 p.m., 9, 10, 11, 12 p.m. kailangan ko nang magpalit. So, make sure guys na mag-set kayo ng timer kasi kapag meron kayong tampon na nakalagay sa inyo guys, comfortable talaga yung pakiramdam mo. Plus, parang wala ka talagang mens. So, baka makalimutan mo na may mens ka pala and kailangan mo mag-set ng timer para hindi mo makalimutan na nakatampons ka. Ayun guys. So, maraming nagsasabi na nakaka-virginize daw ang paggamit ng tampon. So, maraming way po na pwedeng masira yung hymen mo. So, pwedeng masira yung hymen mo using this tampon, but it doesn't mean na hindi ka na virgin. Kaya lang masasabing hindi na virgin ang isang babae kapag nagkaroon na siya ng sexual intercourse or pakikipagtalik, na penetrate na siya, ibig sabihin nakipagtalik na siya sa lalaki. So, dun mo masasabi na hindi na siya virgin. Pero even nasira yung hymen mo and hindi ka pa nagagalaw, actually wala ka pang sexual intercourse or any experience about the sex, then you're still a virgin. Okay, so maraming way para masira yung hymen natin. Let's say, nagbabike ka, na-accidente ka sa pagbabike, horseback riding, or any activity na mahihirap. So, pwedeng masira yung hymen mo, but it doesn't mean na kapag nasira na yung hymen mo, ibig sabihin hindi ka na virgin. Kaya lang masabing hindi na virgin ang isang babae kapag nakipagtalik na siya sa lalaki. Ayun, may penetration na, nakapag-sex na siya, yun yun. Kaya hindi ka na magiging virgin kapag nagkaroon ka na nga ng experience about sa sex. So, hindi nakaka-disvirginize ang tampon. Okay! And this is it, my experience about tampon. So, actually, hindi talaga ako nagtatampon. First time ko magtampons nito lang. Actually, nito lang siya. And gusto ko talaga siyang itry kasi ayaw kong gumawa ng mga, alam mo yon yung gumawa ng mga video tapos hindi naman talaga itatry. So, gusto ko, itatry ko talaga muna yung product bago gumawa ng product review. So, unang-una, mini muna yung ginamit ko. So, nakatatlong mini ako guys. As inabuksan ko yung mini, nakatatlo akong ganun, hindi pa talaga siya pumasok. Actually, nahihirapan talaga ako, tsaka masakit. Kasi nga, first time ko, sobrang sakit. So, hindi nag-work sa akin. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung itataas yung paa, hindi nag-work sa akin yon. So, kailangan nakahiga ako. So, nakahiga akong ganun, tapos saka ko siya ipapasok ng paganyan. So, ayan, comfortable ako dun sa way na ganun. And make sure guys, ha, make sure na wet ka talaga. Kasi kapag hindi ka wet, masakit siya. Actually, masakit talaga. But, hindi talaga ako nagbibiro. Masakit talaga siya, lalo na pag first time mo. And, kailangan nga talaga wet talaga siya para soft lang yung pagpasok niya. Kapag hindi ka relax, alam mo yun, masakit. Tsaka, mahirap talaga siya ipasok. So, kailangan wet ka, relax, at inhale. Ayun, ganun din sa pagtanggal, kailangan relax ka. So, another thing na sinasabi ko nga sa inyo kanina, natatakot nga kasi ako na ipasok pa siya dun sa pinakaloob, guys. Alam mo yun, ipapasok talaga siya sa pinakaloob na ganun. So, ang nangyari sa akin kasi, andyan lang siya sa may puwerta ko. Hindi ko na siya maipasok na paloob ng ganun. As in, hindi ko talaga siya maipasok. So, nangyari kapag umiihi ako, alam mo yung experience ko kapag umiihi ako, feeling ko any moment, lalabas siya. Alam mo yun? Pero hindi siya lumalabas. Actually, talagang nandun lang naman siya. Kaso nga,
ang disadvantage, kapag nandyan lang siya ate girl, kapag nagwiwi ka, maa-absorb ni tampons yung wiwi mo. So, ang mangyayari, hindi na si mens ang masisip-sip niya, kundi yung ihi mo. So, mag-flow na yan, lalaki na siya. So, ang laman na nito, yung wiwi mo. So, minessage ko yung friend ko, sabi niya, deep down pa daw, i-deep down mo pa daw siya pag ganun, ate girl, hanggang hindi mo na makita yung tampon. So, kailangan nakapaloob talaga siya, yes. Kailangan mo talaga siyang ipasok pa ganyan. Tapos, eto na, ganyan na siya. Para pag nagwiwi ka, flow na lang siya na gano'n. Hindi na siya ma-absorb katulad niyan. Okay? So, kailangan ipapasok mo talaga siya ng husto pa ganyan. Ganyan siya ipasok. So, yun yung experience ko. Pagdating naman sa comfortability, okay siya para sa akin. Nahirapan lang ako sa pagpasok. Pero once na nakapasok na talaga siya, sa vajayjay mo. Ayan. Kapag nakapasok na siya sa vajayjay mo, syempre unang experience mo guys, syempre nasa mind mo pa lang na, ay may nakapasok sa ganun ko, parang hindi ka pa talaga comfortable. Pero mga ilang minuto lang, ayun medyo dahan-dahan ako umuupo, okay naman siya, hindi naman siya masakit. Yun na yung part na yun, hindi na siya masakit. Tapos nagtry ako mag-squat, mag-walking-walking. Ayan. Okay naman siya. Super comfortable. Parang wala ka talagang means. Alam mo yun? Ang maganda din dito guys, kapag nakatampons ka, free ka sa rashes. Kasi ako, kapag nag-mens talaga ako, kapag naka-napkin ako, talagang nag-rashes ako. Yung singit ko, nag-rashes yan. Pati yung puwet ko, alam mo yung pisngi ng puwet? Ayan, nag-rashes talaga siya. Kapag ginamit mo tong tampon, guys, hindi na ma-irritate. Alam mo yun, hindi na ma-irritate yung singit ko. Yung pisngi. Yung pisngi ng puwet ko, kasi nga, hindi na siya malalagyan ng mens. And hindi na siya, alam mo kasi, pag gumamit ka ng napkin, nakikiskis kasi yan, in demand kapag, kunyari, may mens na yung napkin mo, ayan, uupuan mo ng ganun, diba? Sticky feeling talaga. So, kapag nag-tampons ka, wala nang ganung feeling, guys. So, ipapasok mo lang siya na ganun, ang dahan-dahan, ayan, flow na dito yung mens, and hindi na siya magli-leak, no? Hindi na siya makapunta pa sa panty mo, ganun lang na kapag may mga buo-buong dugo. Speaking buong dugo, dito siya guys may iwan. So kapag may blood clot, dito siya guys. Kapag tinanggal mo yung tampons, so ayan, kapag tinanggal mo na yung tampons na ganyan, dito yung dugo. Makikita mo yung mga buong dugo dito. So ayun guys, ang maganda dito, hindi ka na magkakaroon ng rashes katulad ko na kailangan pang gumamit ng petroleum jelly. Maglagay mo muna sa petroleum jelly dyan sa mga singit-singit, sa may pisngi ng puwet bago ako mag-napkin kasi talaga nag-rashes siya and super sakit kapag may rash. Talagang may irritated ka talaga. Okay guys, so kung tatanungin niyo ako if mara-recommend ko ba to sa inyo, yes, mara-recommend ko to sa inyo if open-minded kayo and kung gusto niyo itry yung mga something new, especially mga ganitong tampon kasi mostly dito sa Philippines talagang napkin talaga yung ginagamit natin and nasabi ko yun sa inyo na napkin din yung ginagamit ko. Pero kung naghahanap kayo ng something new na hindi ma-irritate yung singit-singit, yung puwet nyo, ayan, hindi mo na kailangan gumamit ng petroleum jelly kasi hindi ko alam kung ako lang yung nagkakaroon ng rashes every time na mag-mens ako. So, comment down below kung ganyan din kayo kapag may mens, yung nagkakaroon talaga lagi ng rashes. So, kung gusto nyo na mag-free kayo sa rashes, hindi na kayo ma-irritate, then you can try this one. Ayan. So, ito yung tampons, guys. Make sure, guys, na calm lang talaga kayo and make sure na wet talaga yung writer nyo para soft lang yung pagpasok. Ayan, guys. So, gusto ko ipakita sa inyo yung sample kung gaano ba nasisip-sip ng tampon yung mens natin kapag nakaloob siya doon sa may perta natin. So, let's say ito yung mens natin. So, 10ml to, guys. And hindi to mensa. Lip tint lang yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung actual. Ito lang siya dito. Oo, tignan nyo. Oh, ganyan siya sa loob. So, magic ka agad, guys. Sasip-sip niya ka agad yung 10ml na mens natin. So, kung malakas ka talaga mag-mens, ito yung mini. And 10ml. Guys, magic. Kita nyo? Sasip-sip niya lahat. So, kapag nandun talaga siya sa loob ng puwerta natin, madali niya masisip-sip yung mga dugo and makikita mo talaga dito sa tali
Ayan. Kung nag-red na talaga yung tali, ibig sabihin puno na talaga siya. So, kailangan mong i-check. And kailangan mo din i-monitor kung talagang malakas yung mens mo para alam mo kung ano yung gagamitin mo. Kung mini ba, normal, or super. So, nakita nyo naman, wala nang laman, ubus na. Diba? So, wala yung edit, guys. Ayan. Ganyan siya ka-absorb. Ganyan yung na-absorb yung mens natin sa loob. So, make sure na nagta-timer-timer ka kasi nga pag ginamit mo yung tampon, lalo na kapag sanay ka, makakalimutan mo talaga na may mens ka. Kailangan mo talaga mag-set ng alarm para, alam mo yon, hindi mo makalimutan na may mens ka pala kasi super comfortable talaga siya, especially if sanay ka na. Pero ako kasi, hindi pa ako ganun kasanay. Pero based sa friend ko, nasanay na din si Laika. Ayan, sanay na siya mag-tampon. And yung tampon na ginagamit niya is galing pa daw sa mama niya sa abroad pa. So, gusto ko siyang bigyan ng ganito. Kasper, sanay na siyang mag-ganito. And siya din talaga yung pinagtanungan ko na, bakit ganun? Bakit ganun? Kapag nag-wee-wee ako, ganito yung nangyari, guys, ha? Kapag hindi talaga siya naka-deep down sa may puwerta mo, ma-absorb niya yung wee-wee mo. So, sabi ko nga sa inyo, ipasok niyo siya ng husto. As in, ipapasok niyo siya ng husto para pag nag-wee-wee, hindi ma-absorb ng tampon yung wee-wee niyo. Kasi kapag hindi nakapasok ng husto, ganito yung mangyari. Ang na-absorb ng tampon, yung wee-wee. So, yun lang naman. At least meron kayong nalaman na mga experience about sa akin. So, sana may meron naman kayo na catch up kahit papano. By the way guys, bago ko makalimutan, yes, meron tayong pa-giveaway. So, pinadalhan nga ako ng LaDouche Tampons for product sponsorship. And pipili kami ng tatlong lucky winner ng LaDouche Tampons na set. So, itong nasa supot guys, meron siyang mini na isang box, super and normal. And then, meron din siyang sample na ganito na kalagay dito sa loob. Pipili kami ng tatlong lucky winners dito sa YouTube channel ko kung sino ba yung maswerte yung makaka-receive ng LaDouche tampon. So, ito po yung mechanics. Make sure na magsusubscribe ka dito sa YouTube channel ko and hit mo ang bell icon para updated ka sa next upload ko. Plus, visit their Facebook page. Ayan, nilalagay ko sa description box ng kanilang Facebook page para ma-visit mo. And then, take a screenshot and huwag mo kalimutan isend sa Facebook page ko po at HeyMrush. And isend mo po yung screenshot ng YouTube channel ko and screenshot ng Facebook page nila. And huwag mo kalimutan mag-comment down below bakit gusto mo i-try ang LaDouche Tampons. And so, excited na akong malaman kung sino ba yung tatlong lucky winner ng LaDouche Tampons. So, yan. Excited na akong i-share sa inyo kung sino ba yung mananalo ngayon ng Laglosa Brow Soap and Laglosa na lip gloss. So, I'm so excited. So, let's move on na sa app switcher. So, magkakaroon tayo ng rule of names. And ito yung mga participants. Pauline Joy Evangelista, Cynthia BM, Majudy Guzman, si Syra Garay Official, Pauline Lau, and Jomar Choco Pilar. And super excited na ako kung sino makaka-receive ng Laglosa Lip Gloss and Laglosa Brow Soap. So, let's rule of names na! Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Oh my gosh! Congratulations, si Chab BM. Yes, nakaka-receive siya ng Laglosa Brow Soap and Laglosa Lip Gloss in the shade Rosado. So, thank you so much guys for joining! Again, thank you so much for watching guys and thank you so much sa LaDouche Tampons dahil ayun, pinagkatiwalaan nila ako dito sa product review and nagkaroon din tayo ng product sponsorship and giveaway. So, thank you so much guys. Thank you so much guys for watching. Don't forget to hit like, share and subscribe and hit the bell icon para updated ka sa next upload ko. So, that's it for today guys. Thank you so much and I'll see you on my next one. Bye!